If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of God rests upon you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Which of you, wishing to construct a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work, the onlookers should laugh at him and say, "This one began to build but did not have the resources to finish." Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with 10,000 troops he can successfully oppose another king advancing upon him with 20,000 troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the same way, every one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Father. Batiin muna natin yung mga katabihon natin. Good evening. And this is the first Wednesday of the month of November. Muli tayong nagkakatipu-tipon at nagsasama bilang mga anak ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang Panginoon para sa ating mahal na ina. Mas malakas sa palakpak ngayong first Wednesday para sa ating mahal na ina. Now, alam nyo, tinatanong ko, every Wednesday, pag nagmamaswa ko dito, iba-ibang oras pa. Pero napansin ko, yung iba-ibang oras, iba-iba na rin yung mood ng mga taong nagsisimba at nagsiserve din. If I am not mistaken, this is the last mass of the day. Although meron pang benediction after this. But this is the last mass. Kaya karamihan po, basically, sa mga nagsisimba ngayon, galing trabaho. Taas ang kamay ng mga galing sa trabaho. Kita nyo na ho, halos kalahati yata na nagsisimba ngayon, galing sa trabaho. Isa lang ang katotohanan tungkol sa kanila. Pagod sila. Amen? Pagod. I remember when we were in the seminary. Kanina may nag-share na seminarista, no? I remember my seminary days. In one of our formation programs, meron kaming tinatawag na labor exposure program. For 1 month, magtatrabaho kami. Menial jobs. When I say menial jobs, hindi pwedeng manager ka sa isang opisinang nasa aircon. Hindi. Menial jobs. So may mga kaklase ako ang trabaho, janitor. May kaklase ako ang trabaho sa factory.
May kaklase akong trabaho, salesman doon sa isang sapatosan. May kaklase ako, pag-uwi niya, wow, nakapolo barong. Sabi namin, swerte mo naman sa nagtatrabaho, purinarya. Binigyan sila ng libreng uniform. Eh one time umuwi, ang lungkot-lungkot. Sabi ko, bakit? Pinagalitan ka ba? Hindi. Tinanggal ka na? Hindi. Eh bakit ka malungkot? Walang patay eh. Sabi ko, kayo lang ang nalulungkot pag walang namamatay. Ang trabaho ko po noon, that time, for one month, gasoline boy. Sa isang gasolinahan sa Kamuning. Kaya naranasan ho namin, bakit parte ng programa yon? So that someday, and that is today, kapag naging pari kayo, alam ninyo ang dinaranas, pinagdadaanan, pinaglalabanan ng mga taong nagsisimba sa inyo. Kaya hindi ko masisisi yung mga nagsisimba ng gabi kung bakit parang napaka masunurin ninyo at yuko na kayo ng yuko. Dahil pagod na ho kayo. Pag pumapasok kami noon, ang aliwalas pa ng itsura, ang bango-bango pa. Pero pag uuwi na kami, talagang kaliwakanan na yung bagsak ng ulo ng mga tao sa jeep. Pagod. Alam nyo kung bakit? Nakakapagod magmahal. Nakakapagod magbigay. Nakakapagod magparaya. Nakakapagod tumulong. Kaya ka napapagod kasi pinili mong magmahal. Kasi pinili mong magbigay. Kasi nagpapahalaga ka. Kasi nagpaparaya ka. Kaya ka napapagod. At yun ay bahagi ng tinatawag ni Kristong paglilingkod. Yun ay bahagi ng tinatawag ni Kristong pagsunod sa Kanya. Kaya yung mga pinagdiriwang nating martir ngayon, Redemptorist, Martyrs of Spain. Pag sinabi nating martir, kaya kulay pula ang altar, ang damit ng pare. Hindi lamang ito kulay ng dugo, kundi kulay ng pagmamahal. Kaya nakakatuwang makita ang altar na pulang-pula. Ipinapaalala sa ating lahat ngayon, yes, napapagod ka. Pero sa daan ng Panginoon, mapapagod ka. Mahihirapan ka. Masasaktan ka. At ang sabi ng Panginoon, sino man ang hindi magpasa ng kanyang krus, ng kanyang krus, huwag kang nangunguha ng krus ng iba. Kulang pa ba yung paghihirap mo at pinahihirapan mo pa rin yung sarili mo? Hindi ka nakontento sa mga paghihirap, sakripisyo, pinapasan, pinoproblema mo, pati problema ng iba, inaagaw mo. Pati paghihirap ng iba, inaagaw mo. Itong problema sa atin, kukunin mo lahat, gagawin mo lahat. Pag nahirapan ka, aawain mo lahat. Ano ka ba? Pasanin mo ang iyong krus. At huwag kang nagpapasa ng krus sa iba. Huwag mong pinahihirapan yung iba, meron na rin silang daladala. Huwag mong pinahihirapan pa sila. Kaya nga ang sabi sa ating ebanghelyo ngayon, ang kwento ng ating Panginoon ni San Lucas, kapag tayo ay magtatayo ng isang gusali o lalaban sa isang gera, pinag-iisipan, pinagdadasalan. Huwag mong kukunin ang hindi sa'yo at gagawin ang hindi para sa'yo. Sapagkat ang bawat isa sa atin dito ay may tatak ng krus ni Kristo. At tanging ang krus ni Kristo ang daan natin patungo sa langit at kaligtasang inihahanda niya para sa atin. We just celebrated the All Souls Day and the All Saints Day. Let me end these reflections, my dear brothers and sisters, by reminding you of the message of the saints and the souls for us this November. Una, sabi ng mga patay na, kami ngayon, bukas kayo naman. We just do not know when, where, and how
But one thing for sure, kahit anong gawin mo pang pagpapalakas sa katawan, pag-iingat ng katawan, lahat tayo darating sa ending ng buhay natin. Kaya, huwag tayong nag-aagawan, nag-aaway-away, nagsisiraan sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. Sabi ng Ebanghelyo, mag-isip ka. Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. At yan naman ang sabi ng mga banal. Walang masasayang. Kahit nakakapagod, kahit mahirap at masakit kung minsan, walang masasayang. Dahil may langit na kapalit ang iyong tapat at mabuting pagmamahal at pagtulong. As we continue this celebration, my dear friends, we have the martyrs. And when we say martyrs, hindi lang yung hinayaan nilang saktan ang sarili nila. Hinayaan nilang saktan sila ng ibang tao. They are called martyrs because they chose the cross of Christ. They chose to love. They chose heaven. Do not worry. If you choose the cross, there is salvation on the cross. Amen.